Check-check mo, balik-balik ka rin mo. Lahat. Pabaliktad ko na isa. Ginawa ko yung ginawa mo. Yung ganon. Bilisan mo kasing kumilos para ano, hindi yung mabagal. You're not a princess. Pag-unit ka? Kada regyon o depende sa lugar sa bansa. Samantala, nilinaw naman ang NEDA na sa kabila ng mga pangakong pamumuhunan, wala naman sa mga biyahe ng Pangulo. Parang mabilis siyang ano, masunog. Balik-balik ka rin mo, Arian. Sabi mo isa pa lang yung nabaliktad mo, di ba? Balik ka rin yung tatlo. Sige, isa-isa, bilisan mo lang. Not there. Yan. Sa ilalim. Kailangan, kung kailangan tumayo ka, Arian, tumayo ka. Nasunod. Ah. Careful ha, baka magkamali ka ng ano, matumba yan. Laging sinasabi nila, sila ay hirap, sila ay wala. Kung kaya po, siguro mas mahalaga na pagka pinag-aaralan natin ang paggalaw ng presyo ng mga BDD, o kaya yung paglago ng ekonomiya, ay tanungin natin, ano ba ang ramdam, ano ang karanasan ng mga pagkaraniwang mamamayan? Gagawin ko pong halimbawa, ang pagtaas na o pagbaba ng presyo ng mga BDD. Kung ikaw ay minimum wage earner at more than 60-70% ng iyong kinikita ay napupunta sa pagkain, hindi po 4.1 o 4.9% ang inflation rate para sa iyo. Ang inflation rate na nababatay sa iyo o bagay sa iyo dati ay yung inflation rate ng pagkain. At patuloy pong mataas ang inflation rate ng pagkain. So kung bumaba sa 4.1, nasa mga 7% pa rin po ang pagkain. At kung kayo naman ay nakatira sa mga lugar na matataas ang inflation, yan po ang
pension na dapat po ay turingin. Bakit sa kanila ay mataas? Karaniwan po dyan ang Bicol, sa Central Luzon, kung isa po, dyan sa Southern Pacific. Mataas po ang inflation dyan. Kaya po, kapag uulan ng ating pamahalaan, dapat po ay pag-aralan natin. Ano ba ang epekto ng pagtaas o pagbaba ng presyo ng bilihin? Lagi ko po sinasabi, kapag ako ay nakakapanayam ng buong mga kalaman, ang inflation ng mahirap... Kailangan ang goal mo dyan, hindi siya masunog. Pagka inflation ng mahirap, lang po ng sigura. Pagka inflation ng mayaman, eh bulsa lang. So, nagdaramdaman mo sa kalimang bulsa mo, eh hindi pagkasasagan ang bulsa mo para meron po bubuti. So, pagkakulang po na po, kung saan yung may apoy ariyan, ilipat mo yung baboy. Ay, gumaka dyan. Ay, yes. Pero I don't know where eh. Nainita kasi ako. Ah, nainita, nainitang ka? Simpleto ng mahirap, sigmura ang nakangaranda. Ang mayaman, pulsa. Pulsa o bago mawag. Malalim ang pulsa mo, silipat ka lang doon sa kaliwang pagpalitin mo yung ano, yung 'di ba may apoy diyan sa may manok? Pagpalitin mo yung baboy na nasa tapat mo. Yung maliit. Yan. Tapos baliktarin mo. Go. Mm-hmm. Ilagay mo muna 'yung isang manok doon. Ilagay mo muna 'yung manok doon, no. Ay, sayang, wala akong mayonnaise na white. Kailangan gawin, kailangan po magplano, magkaroon tayo ng dato, at doon, pamanage natin. Papaano ba natin pagkatamain ang demand and supply ng mga produkto at ano ang kailangan nila para maging maayos ang supply sa mga merkado. Ay, tiyan mo, yung manok ko. Kapwa, inflation pa rin tayo, pari Oli. Ang target inflation next year ay nasa 2 to 4% lang daw po. Batay po sa neta. Hindi pa masyadong ideal yung target na yan. Kaya pa itong maabot. Ibaliktad mo, baliktad. Wala na, wala lang. Sige, okay lang, sige lang. Gawin mo na. 4% o pababa. Pero kakasalukuyan po ang ating yes. Baliktad mo lang, oh. Naglalaro, mahigit 4%. Pero kung babalikan natin yung mga bago mag-pandemya, baliktad ko din yun. Ngayon, 4%, 6%, 7% para pong pinapalakpakan na. Ay, hindi po tayo dapat maging kampante kapag ang ating inflation o ang galaw ng mga presyo ng bilihin ay umaakyat sa 5%, 6%, at lalo na po kung ang inflation ng ating mga pagkain ay naglalaro sa 7%, 8%. Matagal yan, Aaron. Hindi pa luto yung manok. Ibalik mo lang. Ang inflation, saan ba kulang ang mga produkto at paano ba tayo makakatulong para po ang ating mga kailangan sa ating kapagkainan ay mapagpunuan natin tuwing mag-aanihan. O kaya naman po, tama naman po, mag-aangkat tayo kung kailangan. Pero, Prof, pag sinabing inflation, hindi lang ko Pilipinas, ha? Marami mga bansa ang nasa ganyang estado ko ngayon at tututusin, eh, mas maganda pa, mas maayos pa ang ating sitwasyon dito sa Pilipinas. Tama po kayo at karaniwan po, maraming nagsasabi na ay, kung para doon sa mga karatid sa bansa natin, maganda na ating pero hindi po yung batayan natin eh. Tama po yan. Batayan natin,
kakayanin pa natin. Pero yung pagandahin eh, kung napaghandaan talaga sa lusutan. At tama po kayo, tama po kayo. At kaya pa naman talaga, dahil meron tayong kakayahan mag-produce at meron naman po tayong kakayahan na mamili. Kung kaya po, kailangan lang po pagsukmain. Gaano ba kalaki ang ating demand? Gaano kalaki ang ating supply? At ano ang ina-anticipate natin? At kung kailangan tayo mag-aangkat, mag-aangkat tayo. Pero huwag naman tayo mag-aangkat na bukas makalawa, mag-aani na tayo. Tapos ngayon pa lang tayo mag-aangkat na tayo. E di magsasabay po yung ating ani at yung ating mga inangkat. Sisig. Sisig, kaso wala tayong mayonnaise. Sayang. Meron akong mayonnaise pero hindi sa ano eh, white. Yes. Kakayanin po kung magiging tama. Hindi ko nalulutuin yung balat niya. Yes, pero matagal pa yun, Arian, kasi mag-i-steam pa. Hindi na yan, kasi konti na lang apot yung tinik eh. Ay, yung tinik yung ano. Hindi, wala pang lasa yan. Wala akong nilagay dyan eh. Nandito po tayo sa ating bansa kung magbabago ang ating kalikasan. Bahagya, mababago natin kung tayo po ay nag-iingat at tayo po ay nag-oobserba ng mga environmental measures natin, makakaasa tayo na maganda-ganda. Pero dapat po natin bantayan, ano ang magiging epekto ng patuloy na lumalan lang si Galong sa gitnang silangan, sa Israel, sa Gaza, andiyan pa rin ang Ukraine. Malaki po ang epekto niyan sa ating ekonomiya. Kung nagkaroon ng dulot sa Ukraine, agrikultura po ang unang-unang tinamahan sa atin. Ano ba ito? Sa Gaza, sa Israel. Hindi ka ba kulay red? Hindi pa luto. Hindi pa, yes. Hindi pa. Ibaliktad mo. Ibaliktad ko rin. Maya-maya, wag mo laging baliktad rin. Ito ay lumala. Ito ay magkaroon ng epekto sa presyo ng petrolyo o sa supply ng petrolyo. Malaki po ang magiging epekto nito sa ating pong kabuhayan. Pakulit naman sa akin, Professor, bukod doon sa sinasabi na mga investment na ipasok sa pagbibigay sa ibang bansa ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi po yun eh, naipasok na at pinasaling doon maaaring magsimula next year na makatutulong po sa trabaho, negosyo, pati po itinuloy ng ating bansa. Ano sa pagkini nyo yung pwede natin pagtunan? Pwede natin talagang tutukan para makatulong na maganda sa ating ekonomiya. Yung mga bagay na pwede po natin, hindi naman para din lang tayo import ng export at ganito ating dalhin o export sa ibang bansa. Tama po, ang agrikultura natin, yung palangat na natin. Meron na. Pangunahing larangan na dapat natin pagtuunan ng ating. Hindi, scramble yan. Ganyan talaga yan, Arian. Dapat ay ganun talaga yun. Pupuhan sa loob ng bansa at siguro po talaga naman kailangan tayong mag-angka. Pero hindi po ito ang dapat na gawin natin na pangunahing hakbang tuwing magkakaroon tayo ng problema. At ang agrikultura natin, dito po tayo umaangka ng ating kakainin. Kailangan mas maging dependable ang ating agricultural production. Pangalawa po, ang ating industriya, hindi naman po pwedeng lahat inaangkat natin. Sabi nga nila, marami naman tayong pang-tambin eh, kasi malaki ang remittances ng ating mga kapatid na mga OFW na ngayon ay bumibisita sa ating bayan ngayong panahon ng kapastuhan. Pero hindi naman po pwede na lagi na lang natin aasahan na aangkatin natin mula Dilaka. Siguro bukas konti na lang yan. Mga gadget na angkat natin. Samantalang ang Pilipinas
ang ating pinagmamalaki, ang ating mga BPO, no, ang ating mga assembly plants, pwede po naman siguro tayo na magkaroon ng pansigyan ng pansin yung mga pamunahing industriya na meron tayong kakayahan, lalong-lalo na po sa mga software development. Kung ang mga Pilipino ay namamayagpag sa ibang bansa dahil napakagagaling ang mga programmer, mga system design engineer, dapat po dito sa Pilipinas, bigyan natin sila ng pagkakataon na sila ay mamayagpag sa sarili nating bayan, sa sarili nating mga industriya. Nabanggit ko na rin lang po, siguro panguli na ito, pare Odi, yung issue tungkol po doon sa pagtaas po ng price na ano, ng petrolyo. Ulap pa natin mamaya yan, Aren. Kaya daw yung mga presyo na pagkain dahil doon sa... Lutuin na lang natin, lutuin na natin. Sige mo na to, ito. Tingin nyo, dapat bang ano, gamitin, palusot pa natin, pwedeng sabihin po yun, kaya sa pagtaas ng presyo na pagkain, hindi po sa ating pagkain. Well, this is a...